Nagkaroon nga ng program sa loob ng EPEX. Pinapakita kasi dito ang mga kabutihan at kabayanihan ng mga doktor na pumunta sa ospital ng San Rigado. Proud na proud ang mga taga-EPEX. Ngunit dito nga ay mag-iiskandalo itong si Moira matapos kasi siyang iban. Nang mga tanyag na pumasok sa loob ng EPEX ay magpupumilit ito sa guard at tatakutin pa niya na may dala-dala siyang bomba. Kaya naman, magpanik ang lahat sa kanyang ginawa. Ay naman talaga, nagbibiro lamang si Moira. Subalik nagdulot nga ito ng panic. Hindi magandang biro yon. Kaya naman nagalit itong si RJ at pinapalayas na nga siya at pinaalala sa kanya na bana siya ng EPEX. Bakit pa siya pumunta roon at nang gulo? Dito naman ay nanghingi na paumanhin ang kanyang anak na si Zoe. Maari umanong isa lang itong misunderstanding. At hinila na nga ang kanyang inang si Moira palabas ng EPEX para hindi na nga lumaki pa ang gulo. Kakaloka naman talaga ang pag-uugali nitong si Moira dahil buong akalangan natin ay nagbago na nga siya dahil sumasali na ng Bible study sa loob ng kulungan. Ngunit, ningas kugun lang pala, maganda lang sa simula. Ngunit, hindi pa rin pala talaga kakalimutan ang pagiging masama. Dito nga ay kukumbinsin niya ang kanyang anak na si Zoe na may pupuntahan silang dalawa. Subalit tinanggihan siya ni Zoe at sinabing may mas mahalaga siyang kikitaing tao. Kaya naman na-curious itong si Moira. Sino ang taong yun at bakit mas mahalaga pa sa kanyang ina? Un lang narinig ni Moira na nagsabi ang kanyang anak na ganoon. Kung kaya't dito nga ay pagdududahan niya itong si Zoe at susundan niya. Walang kamalay-malay si Zoe na sinundan na pala siya ng kanyang ina. Ang kinikita nga ni Zoe ay walang iba kundi ito nga si Dax. Napayakap bigla itong si Dax dahil miss na ni Dax itong si Zoe. Samantalang itong si Zoe, kalaunan ay napayakap na rin pabalik kay Dax. Kinikilig-kilig pa itong si Dax. Sinabi kasi nitong si Zoe na naaalala niya itong si Dax nung mga tayo na nasa San Rigado siya. Namimiss din daw niya itong si Dax. Kaya naman, nasabi nga nitong si Dax kung ganun, ay maaring umiibig na nga itong si Zoe sa kanya. Napangiting na nga lang ang dalawa dahil totoo naman na lihim na nga umiibig itong si Zoe dito kay Dax. Natutuwa man ang bawat isa, ngunit may isang tao na manggagalaiti dahil matutuklasan ni Moira na mahuhumaling ang kanyang anak sa isang kriminal. Hindi siya matutuwa. Sinabihan niya si Zoe na bakit si Dax, bakit kailangan na mahumaling siya sa kasing uri nitong si Dax na kasing baba. Ibinababa lang umano ni Zoe ang kanyang sarili sa taong hindi karapat-dapat. Isa siyang doktor, dapat pumili siya ng gusto niya. Dapat kagaya niyang doktor o kaya mayamang negosyante ang nararapat sa kanya. Hindi ang isang kagaya ni Dax na dating nakakulong. Subalit masasaktan niya si Zoe sa sinasabi nga nitong si Moira kung kaya sasagutin niya ang kanyang ina na papapiloso po. Dito nga'y sasabihin niya, eh bakit ikaw, kriminal ka rin naman at umibig ka rin dati kay Carlos na isa ring kriminal din ang kanyang ama. Parehas lang umano sila. At anong karapatan din niya na pumili dahil maging si Zoe ay makasalanan din dahil baka nakakalimutan niya na napatay niya ang kanyang lolo at nadungisan na rin ang kanyang mga kamay. Galit si Moira sa mga sinasabi nga nitong si Zoe kung kaya't nasampal niya ang kanyang anak dahil sa napakalapastangan ng kanyang pagsasagot dito. Ngunit walang magagawa ang mga sampal ni Moira dahil ang puso ni Zoe ay tuluyan na nga ang nahulog dito kay Dax. Kung saan bagay na bagay naman sila dahil parehas lang naman sila ang makasalanan. Di matatanggap ni Moira ang mga bagay na iyon kung kaya't gagawa siya ng paraan. Hindi siya papayag na ang kanyang kaisa-isang anak ay mapunta lamang sa isang taong walang kwenta at isang babang uri ng nilalang. Mataas ang paningin niya dito kay Zoe at umaasa siya na makakapangasawa siya ng isang napakayamang tao. Hindi ang kagaya nitong si Dax, hindi siya ang pinapangarap ni Moira. Kung kaya't gagawa nga si Moira ng isang desisyon, kailangan niyang iligpit itong si Dax.